So guys, what's up? Today magpaparehistro tayo ng ating motor dito sa LTO Pasay. Samahan nyo ako para malaman natin kung paano magrehistro, guys. Kasi ako hindi rin ako marunong magrehistro eh. Hindi ko alam yung proseso kung paano. Kaya tara guys, samahan nyo ako pumunta ng LTO. Oras natin ngayon is 10. Tignan natin kung gaano siya katagal. Yun na, may finish na. Totoo lang guys, wala akong alam kung magkano yung gagastusin natin. Sa pagpaparehistro ngayon, November. Sa tingin nyo guys, magkano kaya yung aabutin natin o yung gagastusin natin sa pagpaparehistro ng ating motor? Kasi ako, wala talaga akong idea kung magkano at paano yung proseso nung pagpaparehistro ng motor. Hindi ko rin alam kung may tutulong pa sa atin dito sa looban. Last time kasi nung nagparehistro ako, may lumapit sa akin para tumulong. Kasi wala nga talaga yung idea. Eh ngayon, hindi ko alam kung nandyan pa o kung may tutulong pa. Hindi sila fixer guys eh. Kasi ako yung nagproseso nung ano ko eh, mga papel eh. Sinabi lang niya sa akin kung saan ako una at saka yung mga susunod na pupuntaan o yung gagawin. Ito na guys, nandito na tayo sa LTO Pasay. Bossing, may tanong lang ako. Pag magpaparehistro, saan ang una? Ah, dun sa ano? Labas? Ah, okay. Thank you. Dito yun on, sa tabi. Okay. Thank you boss. Emission. Magana pa? Apa.
Dahil plastic ah. Ito boss. Pag-isa boss eh. Original na war boss, hindi ko dala eh. Ah, wala pa. Papareserve pa lang ngayon, boss eh. Ah, pagtapos dito, tama. Dito tayo sa emission testing guys. Ito yung unang step. 380 yung babayaran mo sa emission testing dito. Yung may insurance pa yung motorcycle guys. Babaltaan ko kayo kung magkano yun. Ito lang po ma'am. Apo. Thank you po. Dito naman guys, iaabot nyo lang yung papel nyo kay Kuya Guard. At dapat meron na kayo o tapos na kayo mag emission testing and meron ng insurance yung motorcycle nyo. Kasi kung wala, hindi nyo tatanggapin yun. Papapuntahin lang kayo doon. Pagkatapos nyo ipasa kay Kuya Guard, maghihintay lang kayo doon sa window 8. Tapos sa window 8, doon nyo rin babayaran kung magkano yung paristro ng iyong motor. Sa kaso ko guys, NMAX yung motor ko. Balsa. Kaya 431 yung babayaran. Balsa po. 431. Hindi ko lang sure kung magkano kung ibang motor. Wala akong idea guys. Tapos, pagtapos nyo sa window 8, tatawagin niya kayo ulit para naman pumunta sa window 9, which is yung releasing ng papel guys. So yun guys, nakapagparehistro na tayo dito sa LTO Pasay. Inabot tayo ng 2 oras guys para magparehistro dito. Ito siya guys oh. Ayan. Para sa akin yan yung pinakamabilis eh. Kasi kung sa iba ka magpaparehistro, ay grabe ang tagal promise. Kaso medyo tinanghali na kasi tayo guys. Kaya ganun. Kaya marami na tayong kasabay. Kasi 10 na yun eh. Maliit tayo ng gising. Pero kung mas maaga-aga kayo, sigurado mas mabilis yan. So emission muna. Tapos yung ano yun? Insurance. Tapos vehicle check. Then papasok kayo sa looban. Tapos hihintayin yung tawagin kayo ulit. Tsaka kayo magbabayad. Tapos tsaka yun, makukuha nyo na yung ano nyo, yung papel. Yung registration nyo. Napakasimple lang pala guys. Kala ko mahihirapan ako. So yung total na ginastos natin papakita ko na lang sa screen.
yung mga binayaran natin. Kasama na rin yung Xerox. Kasi ano eh, original yung dala ko. Eh, kakailanganin nila ng Xerox dun sa looban. Kakailanganin nila ng Xerox copy eh. Ayos din. So yun guys, pauwi na tayo. Mas mabilis to kaysa yung sa pagtubos natin ng lisensya natin. Tapos no-noon break din pala dun guys. Kaya kahit abutin man kayo ng ano 12, okay lang kasi may gagalaw at gagalaw dun. Medyo babagal nga lang sila. Siyempre kasi yung kalahati kumakain, yung kalahati lang yung nagkatrabaho. Kaya kung ako sa inyo, tip lang, kung magpa-register kayo, pumunta na lang kayo ng mas maaga para mabilis din kayong matapos. Sigurado naman ako na hindi lalagpas ng 2 oras yan pag maaga kayong pumunta. Yon guys, thank you so much for watching this video guys. Sana nagkaroon kayo ng idea kung magkano yung gagastusin nyo at kung gaano katagal ang pagpaparehistro ng motorsiklo. See you on my next vlog.